Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, this time itong beam rebar's idea. Ito pong main bar spacing ng biga. Yung pong kabilya o yung mahabang bakal po na ito ng biga, kasi ito pong nakataling mga bakal na ito, ito po yung tinatawag na stirrups. Napaka-importante po na alamin natin yung shape na distansya ng mga bakal ng biga na yan. Yung pong pinakamalapit at saka pinakamalayong shape na distansya na pwede nating ilagay sa mga bakal na yan. Kaya lang bago po natin umpisahan, sana po pakipindot nyo lang muna pala yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe at notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin sa main bar ng biga. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no? Itong maximum clear spacing of beam main bar. Ito po yung shape na pinakamalayo po na pwede nating ilagay sa main bar o sa kabilya ng biga natin, no? Is the least of dalawa po yung pagpipilian. Yun daw pong pinakamalapit sa dalawa. 6 dB or 6 times diameter ng main bar. Yung pong taba ng bakal na gagamitin natin na kabilya ng biga, itatime 6 lang po natin, no? Yung pong pangalawang option na pagpipilian, 150 mm clear spacing, no? Yung clear spacing po tsaka yung center to center nung nakaraang video, diniscuss ko po yan kung ano po yung pagkakaiba nila. Sana po panoorin nyo yan, no? Unahin na po natin yung 6 dB or 6 times diameter ng bar, no? 6 dB, halimbawa po gagamit po tayo ng 20 mm na taba ng bakal ng kabilya ng biga, no? 6 times 20 lang po yon. Ang answer po is 120 mm. Kaya lang dalawa po yung pinagpipilian. Yung pong isa is 150 mm clear spacing. Gaya po ng sinabi rito, is the least of, no? O yun daw pong pinakamalapit sa dalawa. Ang malapit po sa 120 at saka 150 ay yung pong 120 mm. No? Kaya yung maximum clear spacing ng kabilya natin ng biga na shape, 120 mm. Ayan po, no? Kung gagamit po tayo ng 20 mm diameter bar po yan, no? Okay, punta naman po tayo sa minimum spacing. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss yung pinaka-safe na distansya ng kabilya ng biga, yung pinakamalapit na distansya niya. Minimum clear spacing of beam main bar is the greatest of yung daw pong pinakamalayo, no? Sa tatlo, no? Meron pong tatlong pagpipilian, 4 over 3 of the diameter of aggregates o yung graba, no? Yung pong taba ng graba na gagamitin. Tapos sa 50 mm clear spacing at saka yung pangatlo, yung dB or yung diameter ng main bar. Kung ano po yung taba ng bakal na gagamitin, yun po yung dB, no? Pag-usapan po natin yung 4 over 3 ng diameter ng graba, no? Halimbawa po, madalas po natin gamitin yung 3/4 inch crushed gravel, no? In millimeter po, yung 3/4 inch na yan, 19 millimeter po, no? Yung pong 4 over 3 ng diameter ng graba, 19 times 4, imumultiply lang po natin ng 4. Yung pong answer niyan, i-divide po ng 3. Ang answer po is 25.33 millimeter o sabihin na po nating 26 millimeter. Ayan po yung sa option na 4 over 3 ng diameter ng gravel o ng graba, no? Punta po tayo sa dalawa pang option, i-discuss po natin. Okay, since nakuha na po natin, no, yung 4 over 3 ng diameter ng graba, no? Ang na-compute po natin na 26 mm. Doon po sa dalawang option, kung gagamit po tayo ng 20 mm diameter na taba ng bakal, ang pangalawang option po yung 20 mm diameter, no? Ngayon na meron pa pong pangatlo yung 50 mm clear spacing, no? Ito po 'yon. Sa tatlo, no, yung pinakamalayo, gaya po ng sinasabi rito, no, minimum clear spacing of beam main bar is the greatest. Ibig pong sabihin niyan yung pinakamalayo ang pipiliin natin. Sa tatlo, yung 26 mm, 20 mm at saka 50 mm. Ang pinakamalayo po itong 50 mm, no? Kaya ang pipiliin po natin yung 50 mm, ito, no? Yan po yung minimum clear spacing of beam
main bar, no? Hindi na po pala pwedeng bababa pa sa 50 mm. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo pong kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.